Arestado sa isang hotel sa Makati ang tatlong dayuhang sangkot umano sa card skimming at hacking. Modus nila yan para makapagnakaw sa bank account ng mga Pilipino at nakatutok si John Consulta. Sir Dan Manuel, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Hindi na nakapalag ang Ghana National na si Simon Vance nang pasukin ng NBI Cybercrime Division ang kanyang hotel room sa Makati sa bisa ng search warrant. Sunod na babagsak sa kamay ng NBI ang mga Australian National na sina Paul Hodges at Frank Dracopoulos. Ayon sa NBI, lumalabas na hawak ng naturang transnational crime group ang napakaraming bank account details ng mga Pilipino. At sa mga account na ito, kumukuha ang mga dayuhang suspect ng pambayad sa kanilang hotel rooms, airfare at pambili ng sangot-saring mga gamit online. Sa pagtaya ng NBI, milyon-milyong piso na ang nakuha ng mga dayuhang kawatan. Hinala ng NBI, bukod sa modus na card skimming, posibleng hackers ang tatlong naaresto. Part of the investigation that we're doing is to check kung nasan yung point of compromise. Paano nakompromiso itong mga credit card na ito? Di na nagpa-unlock ng panayam ang mga dayuhan. Nakuhanan sila ng di bababa sa 10 credit cards, cellphones at laptop na naglalaman ng iba't ibang impormasyon ng mga nabiktima nilang Pilipino. We are preparing charges for violation of the Cybercrime Prevention Act o ito yung CPA law natin, at the same time yung credit card fraud, yung Republic Act 8484. Paalala ng NBI, mag-ingat sa tuwing gagawa ng online transactions para di mabiktima ng mga kahalintulad na grupo. John Consulta, nakatutok 24 oras.